John 5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Christianity to Jesusness. Father, we thank you for life. We thank you for salvation, and we thank you for the work of your Son, Jesus. Refresh our minds, touch our hearts, lead us, teach us. In the name of Him who died for us, who is your Son, our living Lord and Savior, we pray with thanksgiving. May tinatawag na honeymoon period ang mga tumatanggap kay Jesus. Yung mga unang araw, linggo, buwan, kuminsan taon, na parang laging spiritually high, laging parang ang ligaligaya, ang saya-saya. But after the honeymoon period, the usual Bible-based Christianity could affect negative feelings. Hindi laging nagtatagal yung ganong feeling. Because after stepping back on the ground, many Christians actually have feelings of failure. Na hindi naman talaga nila natutupad yung mga utos sa Bible, hindi naman talaga nangyayari sa kanila lahat yung dapat mangyari, and therefore it leads to feelings of guilt. And if not treated well, it leads to hypocrisy. They pretend that everything is well because everybody else in the church seems to be well. At itatago nila ang kanilang mga kabiguan, mga pagkakamali, pagkukulang, at kuminsan pa, to absolve themselves, they project their guilt on others. It can happen that people does this, they do this, and it is because of a misplaced self-righteousness. O kaya naman, ang feeling ng iba, yung parang wow, tagumpay na tagumpay sila sa kanilang spiritual life, na napakaayos ang kanilang buhay, tumino lahat. Sometimes it could lead to feelings of self-righteousness, which leads to feelings of judgmentalism, and unkindness, even cruelty, to fellow believers who are failing. So, dalawa ang pwedeng maging negative feeling ng mga born-again Christians after the honeymoon period, so-called. O kaya, a combination of those feelings. In the other areas of their lives, parang napakamatagumpay nila, nasusunod nila ang kautusan, pero in other areas, they fail. So, it leads to double-mindedness, sometimes to double lives, that in areas where they seem to be spiritually successful, they are very open, they display it, but in areas where they fail, they hide, living double lives. Of course, it leads to internal confusion, and in many other cases, to depression. Kaya maraming Kristiyano depressed, kung aaminin lang. Kasi hating-hati ang loob. Yung laging gusto kong bumayat pero di ko magawa. Bakit itong sinasabi sa Bible, hindi nangyayari sa buhay ko? Ba't ang tagal-tagal ko nang nagba-Bible, ganito pa rin ako? Because usual Bible-based legalistic Christianity could be oppressive instead of liberating. Nanumula nung nagbasa ng Biblia, umaden ng church at nagka-ministry, sa halip na lumaya, lalong nagapos. Sa halip na lumuwag ang hininga, lalong sumikip ang dibdib. At sa halip na mas maging open sa kanyang buhay, lalong nagkunwari. Kaya napakaraming comment ni Jesus about this and against hypocrisy. Spiritual hypocrisy. Ganun nga ba talaga ang effect dapat ng paglapit kay Kristo, ng pagtanggap sa Kanya? But the Bible, read through the Jesus lens, actually really liberates and leads to personal peace instead of guilt and anxiety. Pero dapat basahin through the Jesus lens. Maraming lente ang buhay. Maraming ginagawa ang tao. Pagka ang lente ng iyong mata, ang sunglasses mo, kulay pink, pink ang kulay ng mundo. Pagka naman ito ay kulay brown, brown ang mundo. So anong lente ang ginagamit natin sa pagbabasa ng Biblia? John 5:39. Napakahalaga na maintindihan natin
Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyong matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At tama naman, nasa kasulatan ang buhay na walang hanggan. Pero tama ba ang pagbasa? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. Kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, at sa pagtuwid sa mga likong gawain. Lagi na lang na ang usual interpretation nito na ang all scripture ay ginagamit at kapakipakinabang sa pagtutuwid ng mga kasalanan o inaakala nating kasalanan, kaya laging ginagamit ang scripture pambato. Paano kung ang itutuwid pala ng scripture ay ang Pharisees, ang maling interpretation and application, na ang kasalanan palang tinutukoy dito ay hindi yung usual na kasalanan na paglabag sa batas, kundi yung kasalanan ng panghusga, kasalanan ng pagpapataw ng napakabigat na mga pasanin sa mga tao, paano kung ito yung ipinapatuwid? Lagi kasing ginagamit ang verse na ito, all scripture is God-breathed, useful for rebuking people that we think are committing sins against the law. But apply this to sins in imposing the law that has become unnecessary because of the love of God through Jesus. Suddenly, maiiba ang pananaw mo. Hindi na ngayon yung babaeng mukhang nagkakasala ang nirebuke mo, kundi yung self-righteous manang na laging nagpapahirap sa loob ng babaeng ito. Ang irerebuke mo na ay hindi yung parang kulang sa pagbabasa ng Biblia, kundi yung sobra at sinasakal na niya ang iba. Anong sin ang tinutukoy na it is useful for rebuking, correcting, and training? And what is righteousness here? The righteousness of Moses? Or the righteousness through Jesus, which is received by faith? Sino ang dapat nire-rebuke? Yung mga Pharisees? O yung mga pinapagalitan ng Pharisees? Akala natin lagi yung pinapagalitan ng Pharisees, edi walang naiba, ganun pa rin. Bakit pa dumating si Jesus? Sino ang dapat laging babatuhin? Yung babaeng nahuli nila na nagkasala according to their law? O yung mga taong gustong mambato ang siya namang dapat batuhin? Sino ang dapat rebukin ng scripture? Pag ang ginamit natin ang scripture sa pangre-rebuke ng mga taong nagkakasala against the law, edi walang naiba, bakit pa dumating si Jesus? At lahat tayo laging mare-rebuke. At lahat tayo laging mangre-rebuke. Dapat daw ito importante sa at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Pero anong katotohanan? Kaninong katotohanan? Aling kamalian ang dapat na ituwid? Sino ang sinasaway? Ang sasawayin mo ba yung Pharisee o yung mga karaniwang taong laging pinapagalitan ng Pharisee? At paano sumaway? Paano magpasaway? Paano magtuwid? Paano magpapatuwid? Dapat lahat ito suriin. Kasi pag in-apply mo itong all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, ginamit mo ito against those people that you think are breaking the law, then nabaliwala ang grace. Ang dapat ang nire-rebuke ngayon yung mga sobrang manakal, magpahirap, manghusig, manghusga ng kapwa. Use, misuse, and abuse of scripture is root cause of Christian hardship. Napakahirap ng nararanasan ng mga tao dahil hirap na hirap ang mga tao sa pagsunod. Hirap na hirap sila dahil dumating na nga si Jesus para palayain sila sa pagpapahirap na yun. Pero parang wala nangyari. Kaya habang nagbabasa ng Biblia, habang nagpapaka-banal-banal, lalong sumisikip ang dibdib. Kasi sa totoong buhay, hindi naman talaga nasusunod kahit ng born-again Christian ang lahat ng yan. Dati, alam niyang hindi niya nasusunod, pero ngayong siya ay Kristiyano na nadagdagan ng guilt dahil ine-expect na dapat nasusunod na. Nasaan yung grace kung yung law uli ang paiiralin? So how could scripture be used correctly? How could misuse and abuse of scripture be prevented? Or minimized, at least?
What is the relevance and connection of Jesus to Scripture? Why was Jesus sent by the Father? Sagutin ang lahat ng ito. To set people free from the law. So that they don't need to be guilty when they are short by the standards of the law. Kaya meron tayong tinutukoy na Jesus filter. At ano ang Jesus filter na ito? Parang salaan. Sinasala natin ang lahat ng katuruan, ng mga batas, ng Old Testament, maging ng New Testament, sa pamamagitan ng salaan ni Jesus. At dapat yung lumalampas dito na i-apply natin ngayon sa ating buhay ay mga loving applications. So may mga old laws that can still be used up to now kung loving at papasa kay Jesus. At yung mga hindi na loving, hindi na pumapasa, hindi na gracious and kind, isa sa isang tabi na kaya dumating si Jesus to set us free from the oppression of the law. Napaka-importanting isip-isipin paano natin gagamitin ang Scripture. Trying to live by all the laws and regulations in the Bible without the Jesus filter could really make people guilty and anxious. Because no one can follow all the laws all the time. John 7:19, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Kasi walang makakatupad. Acts 15:10, sinabi ni Pedro sa mga overzealous Christians that wanted to impose the law on Gentile believers, "Now then, why do you test God or why do you make God angry by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear?" Bakit nyo ginagalit ang Diyos, inalagyan nyo ng pamatok ang mga Gentile na hindi naman Hudyo, na mga pamatok ng mga Hudyo na ni tayo at ang ating mga ninuno hindi naman nakayang dalhin. Kaya sabi ni Kristo, "Come to me, my yoke is easy, my burden is light. You don't have to carry the yoke of the law." Yung sa akin madali, sa akin ay magaan, kasi ako ang pumasan ng lahat ng hirap. Bakit kailangang ilagay sa leeg, sa balikat ng mga hindi naman Hudyo, ang mga kabatas-batasan ng mga Hudyo na ni ang Hudyo'y hindi naman nakayang sumunod? Bakit mahirap when you're under the law? Because breaking one law means breaking all. Pagka sa law ka sumunod, kailangan sundin mo lahat. James 2:10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sa buong-buong kautusan. Eh, nasusunod ba lahat? Sa lahat ng oras? Sa lahat ng panahon? No. So, ang feeling mo ngayon, guilt and anxiety. Kaya mas maraming nagiging neurotic na mga relihiyoso kaysa hindi. Kasi pag pumasok ka sa religion, na law ang pinapairal, lagi kang masama. Lagi kang guilty. Kaya ang iba, pinapahirapan ng sarili, hinahampas, lumuluhod sa mga pako, nag-aayuno, pinapahirapan ng lahat-lahat ng bahagi ng kanilang katawan para maibsan ang kanilang guilt feelings. Pero hindi rin, palala rin ang palala. Kasi minamasama nila ang lahat ng mga desires, minamasama nila lahat ng natural tendencies, ang lahat ng naiisip, lahat ng nagugustuhan. Eh, nandun naman talaga yun, no matter how much you deny. Kaya tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa kabila ng lahat ng yun. Tapos, matapos ang isang tao na tumanggap sa Panginoon, ibabalik mo na naman siya sa law, eh di pinahirapan mo lang siya lalo. Romans 7, 7 and 9, "Kundi dahil sa utosan, ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan." Sinasabi ni Pablo, kaya tayo always feeling guilty because we're always focused on the law. Because the law will only make you feel miserable. The law makes you feel sinful and always short of God's glory. Romans 3:20, sa mga mahilig sa law, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala.
Yung kautosan, pag nanalamin ka, ang lagi lang sinasabi ng salamin, guilty ka, masama ka, mali ka. Sabi, yun lang ang ginagawa ng law sa atin. Romans 7:14-15, alam natin ang kautosan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. The way Paul looks at sin and righteousness is very interesting kasi pinaghiwalay niya ang espiritu at ang katawan, which was the prevalent Greek philosophy in the first century of Christianity. Yun ang umiiral na kaisipan ng mga Griyego na lahat ng bagay na makalupa, may kinalaman sa katawan ay masama. At ang tama, banal at maganda ay yun lamang espiritual, yung hindi nakikita, yung nasa langit. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng may kinalaman sa aking katawan, makasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Patuloy pa niya. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Ano ba yung gusto niya? Kung yung ideya niya ko ano ang kabanalan, sabi ko, ano iniisip kong kabanalan? Hindi naman yun ang nagagawa ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, at ano yun, yung mga sa tingin niya ay siyang tama, ay maling gawin, yung mga kinasusuklaman niya na unlawful activities, yung ganun, ang siya kong ginagawa. In other words, Paul was saying, yung natural na gusto ko masama, yung maganda, hindi ko talaga magawa. Kasi ang katawan ko alipin ng kasaralan. That's why he felt very miserable. Because pagka law ang pinairal, ang pag-akyat sa langit ay parang pag-akyat ng hagdan na ang mga baitang ay matatalim na mga kutsilyo. Ganyan. Subukan nyo akyatin ang hagdan na to. Lahat ng hahawakan nyo at tatapakan, nahihiwa kayo, nahihirapan kayo, laslas-laslas sa kayo, duguan, hirap na hirap. Yan ang pag-akyat sa Diyos through the law na ginawa ng Panginoon na madali dahil nilagyan ng elevator na si Jesus. That through the Jesus elevator, you don't have to bleed. Jesus did the bleeding. The yoke is easy, the burden is light. At marami mga Kristiyano, lito, yung mga hakbangan ng ganung hagdan na may mga kutsilyo, pinaghalo nila ang law and grace, pinaghalo si Moses at si Jesus. So, may mga hakbang na kutsilyo, may mga hakbang na kutsyon, yun si Jesus, tapos kutsilyo ulit. Kaya, ano ba ako ngayon? Law or grace? Ano bang iiral sa buhay ko ngayon? The grace of God or the strictness of the law? Magkahalo. Kaya ang buhay nila, magkahalo. Lito. The Jesus filter is the cancellation by Jesus of many old laws and even new laws that were yet to be invented by later Christians. Yung Jesus filter, dadaan doon lahat ang old law. Pero lahat din ang law na inimbento ng church after Jesus, even the New Testament church, dapat padaanin din doon kasi marami rin silang ibinalik na law. Tulad ng mga sabi ni James, huwag pa rin kakayong kakain ng ganito, huwag kayong gagawa ng ganon. Yung mga Judaizers, gusto pa rin nilang i-circumcise ang mga Gentile believers. So marami silang ibinalik na laws. So kailangan natin ng Jesus filter talaga. Ano yan? Yung mga regulations, mga teachings, traditions, law, doctrines, padaanin sa Jesusness filter. At yung lalampas lang sa filter, yung nagpuproduce ng love, ng rest, ng peace, ng quietness, yun ang ipamuhay at tatupagin. What we call the Jesus filter. But you don't want the law, you don't want legalism, you want Jesusness. Because Jesusness is what gives us peace and rest, and love. Colossians 2:13-14, when you were dead in your sins, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Having canceled the charge of our legal indebtedness, He has taken it away, nailing it to the cross. Lahat ng utang natin sa legalism ng law, binayaran ni Jesus. Canceled, taken away, nailed forever to the cross, dead, buried. And what resurrected? Who resurrected was Jesus. Not legalism, not the law, but love. At ito ang dapat igiit sa mga Kristiyanong confused na confused, pinaghahalo-halo ang law at love, araw-araw. Kaya failure, success, guilt, nice feeling, nakakalito. Ephesians 2:14-15,
For He Himself is our peace, setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. Pinawalang bisa niya ang kautosan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. May lilinaw pa ba? Pinawalang bisa ang mga kautosan. Bakit lagi natin pinapairal sa kapwa at sa sarili? Hindi naman natin nasusunod, guilt lang ang bunga. Kasi kung may bisa pa yan, baliwala ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus, nagsayang siya ng panahon. Hebrews 8, 7 and 13, "For if there had been nothing wrong with the first covenant, the Old Testament, no place would have been sought for another. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear." Ubod ng linaw. Kung wala daw mali sa unang tipan, bakit gagawa pa ng bagong tipan? E di ituloy na lang yung lumang tipan. At sa pagtawag daw ng new covenant, ng new agreement, ng bagong tipan, binaliwala, kinansel na yung lumang tipan. Hebrews, very clear. Inalis na ang batas. Inalis na yung bato na pamatay. Ano yung ipinapambato? Ano yung ipinapamatay sa mga nagkakasala tulad ng babaeng gustong batuhin ang buong barangay? Law. Without the law, there is no more stone that you can use to stone others to death. Bakit pa isinugo si Jesus? Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Magandang ulitin to. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang nawawala ng bisa ay naluluma at malapit nang mawala. At nawala na nga. Napakatagal ng ginawa yan ni Jesus. The Jesus filter is also the interpretation, reinterpretation, modification by Jesus of old laws that did not need to be canceled. Tandaan natin at idiin, hindi lahat ng kautosan ay canceled. Lahat ng loving ang application, pasado sa Jesus filter, tuloy ang application. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." So ang fulfillment niyan is reinterpretation of the law to be kind, forgiving, and loving. Kumbaga, ikinambyo, nirecalibrate, binigyan ng tamang reading para pag in-apply mo yung law, loving. The continuation of the law that is loving is Jesusness. Hindi lahat canceled. Matthew 5:21-22, may series of teachings si Jesus na ganito yung tema. "You have heard that it was said to the people long ago, 'You shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.' But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment." Sabi niya, alam niyo, di ba mayroong dating batas na kailangan huwag kang papatay? Ito lang yung sabi ni Jesus, "Pagka nagalit ka, kanino man, pumatay ka na, lalong humirap." So ang ibig sabihin niya, yung galit na yan, yung kaparusahan sa galit na yan, lagi niyong dadalhin kung hindi niyo marirealize na dapat na lang kayo magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Ama. Ano man ang gawin niyong pagsunod sa batas, kulang. Pinapakita ni Jesus na yung batas, kulang yan. Kasi sabi niya, huwag kang papatay, pero I tell you, ang tunay na kahulugan yan, ni huwag ka magalit. So ano, law ka pa rin? Pwedeng hindi ka nakakapatay. Pwede, marami sa atin nun. Pero nagagalit tayo, sabi ni Jesus, pareho lang yun. So kung pinagmamalaki mo na nasusunod mo yung batas, mag-isip-isip ka, hindi mo talaga nasusunod. Kasi pag nagagalit ka, pumapatay ka na rin. So huwag mong ipagmalaki ang law kahit kailan. Huwag mo sasabihin ako, wala akong pinapatay. Pero ang dami-dami niyong iniirap-irapan. Ang dami-dami niyong sama ng loob at galit sa iba. Eh di, ganun na rin yun. Matthew 5:27-28,
You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Sasabihin iba ako, hindi talaga ako nangangalo niya, ever. But I tell you that anyone who looks at a woman, or a man for that matter, lustfully, has already committed adultery with her in his heart. So sino pang ino makakapagsabing, hindi ako adulterer? Hindi ako adulteress. So sinasabi ni Lord, lo ang pinagmamalaki nyo, dahil hindi kayo actual na nangangalo niya, pero yung magkaroon ka ng pagnanasa, pangangalo niya na rin yun, edi guilty ka rin. So huwag ka na lang sumandal sa law na yan. Wala kang ligtas. Did Jesus read and made the law appear to be really impossible to obey, even absurd, and needy of rereading and reinterpretation? Sinasabi ni Jesus, pag sa law kayo umasa, wala kayong pag-asa. Kaya hali kayo, basahin niyong muli through my lens, padaanin through my filter, because only in my love, the forgiveness of God the Father in heaven, will you have hope. The Jesus filter is the standard by Jesus in dealing with one's shortcomings. At ano yun? Forgiveness. Hindi panunuri, pagsusukat, panghuhusga, pagpaparusa ang sagot sa ating mga pagkukulang, kundi forgiveness. The forgiveness of God. At yun din ang hinihinging sagot natin sa pagkukulang, pagkakasala ng iba sa atin. Forgiveness pa rin. Nandun lang ang pahinga. Pag pinatawad mo ang tao, mapapahinga siya. At ikaw din. Kasi habang hindi mo siya pinapatawad, ikaw din ang nagdadala ng galit. Pagod ka rin. Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So para tayo mapunta sa Ama, it's not by obeying the law, but by being forgiven by God. And that happens when we also forgive others. Ang standard ni Jesus, tolerance of others and of self. Pagtanggap. Kumisan, tinitiis mo ang pagtanggap, pero tiisin mo, tanggapin mo, tolerance. Kasi ganun ang ginagawa ng Ama sa atin through Jesus. Matthew 5:44-45, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, kayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So bakit sa church, ititiwalag mo yung sa palagay mo nagkakasala? Bakit mo ipupuwera? Bakit mo mamasamain? Eh si Jesus ang may sabi, nagpapaulan ng Ama sa mabuti at sa hindi. Pinasisikatan ng araw ang mabuti at hindi. Kasi actually, through the blood of Jesus, lahat na mabuti. Kahit internally, alam mong hindi. Pero ang mahalaga, yung pagtingin sa'yo ng Diyos through the Jesus filter, through the Jesus lens, through the blood of Jesus. That's why you are declared sinless. Not because you are sinless, but because the blood of Jesus makes you clean. The Jesus filter is acceptance and inclusion of others and of yourself. Hindi lagi kang nakahiwalay, separatist, holy kami, kayo hindi. Kami ang mahal ng Diyos, kayo hindi. That is not Jesusness. That is Mosesness. Matthew 9:10-12. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it's not the healthy who need a doctor, but the sick. But in reality, the Pharisees were sicker. They were more sick than the people they call sinners. So the Jesus filter is really all about love. Maraming nagtuturo against love, ha, from the pulpit of Christian churches because they think pag loving, ay, naku, masyadong maluwag, ay, konsentidor, ay, wala nang morality. Eh, yan ang turo ni Jesus. And many people who call themselves Christians insist on legalism, on the law. Na namatay nga si Jesus dahil sa law.
John 13, 34-35, a new command I give you. Isang command na lang ibinigay ni Jesus in place of all the commands of old. Love one another as I have loved you. So you must love one another, which means walang patakarang pagtanggap. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Paano daw nakikilala ang tunay na tagasunod ni Jesus kung may pagmamahalan? Kaya maraming mga churches nakalagay sa gate, statement of faith. Nakalista doon lahat ang pananiniwalaan at pag hindi ka naniwala doon, talsik ka, uhusgahan ka, sisipain ka. Dapat lang sa statement of faith, may nakalagay na puso, love. Yan kami. Makikilala nyo kami na makakristo, makahesus, kung makikita nyo at mararamdaman ang love. Napakahalaga. But let us not be unreasonable in our expectations of love. Nakit hindi ka na sumusunod sa mga regulasyon na para may kaayusan, mga human regulations for the sake of order, gusto mo itolerate ka pa rin dahil love, wrong application. Kasi hindi ka loving sa park mo, sa pag-park mo sa no parking area. Hindi ka loving kung hindi ka sumusunod sa mga crowd control and discipline dahil nakakagulo ka sa iba. So meron pa rin mga ganung uri ng regulasyones pero hindi may kinalaman sa personal holiness kundi sa public order. Dapat meron talagang mga regulasyon para hindi magulo. The Bible, when read, understood, interpreted, and applied through the Jesus filter, will not lead to burdensome religiosity. Dapat hindi bigat ang nararamdaman ng sumusunod kay Jesus. But this is what traditional Christianity had become. Instead, it should lead to fresh, refreshing, empowering, and enjoyable Jesusness. Kaya yung word na Christianity, nagkaroon na ng napakaraming negative attachments. All throughout time, maraming Christians went to war in the name of God. During the Crusades, halos ilang daang taon yan, na nililipol ng mga Western Christians, yung mga Muslims sa Middle East. Kaya hanggang ngayon, meron pang sama ng loob ang mga yun tungkol dito sa Crusades. Maraming mga warang mga Protestants versus Catholics in Europe. Ang dami-dami mga bansa ang sinakop, kinawawa, dinusta ng Western civilizations in the name of evangelism and in the name of God. Kaya yung word na Christianity, ang gulo-gulo na, marami nang kasama yon na negative. We should go back to Jesusness. Plain, simple, pure, minus the additions and subtractions of religion. Jesusness gives peace and rest. Promotes love. And it's really what Jesus teaches and gives. In fact, the first believers were not even called Christians. They were called followers of the way. And the way was Jesus. And the way was the way, the method, the style of Jesus. John 5:24, pakatanda ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, believers of Jesus have no business judging one another. Kasi sinabi, hindi na tayo hahatulan. What does that really mean? Huwag tayong lagi mag-backslide sa law, sa style ng mahilig sa law na laging nangahatol, nanguhusga sa sarili at sa kapwa. John 10:10, Jesus says, I have come that they may have life and have it to the full. Full life. How can you have a full life when you're always guilty? How can you have a full life when you're always short of the law? You can only have a full life when you are rested and peaceful because you rest in the love of God through Jesus. Not something you earn, but something that is given for free. Not something that you keep, but is kept by Jesus in heaven because He always lives to make intercession for people like us. Matthew 11, 28-30, probably the most repeated scripture ever sa atin because it's the central teaching of Jesus and should be the main effect of Jesusness. Come to me, all of you who are weary and burdened by the law yon, and I'll give you rest from the law. Take my yoke upon you and learn from me, not from the lawgivers, for I am gentle and humble in heart, not like them, and you will find rest for your souls, not stress, not anxiety.
For my yoke is easy and my burden is light, not heavy like the burden of the law. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid of the law and punishment. Marami pa, Kristiyano na nga, takot na takot pa sa second coming, takot na takot pa sa end of the world. Dumadating si Jesus, matatakot ka. Di ba dapat matuwa ka nun? Tinatakot kasi ng religion. Laging pananakot. Laging kulang ka. Repent. The end is near. Matagal ko na nag-repent. Ba't paulit-ulit? At yung the end is near na yan, 2,000 taon na yan eh. Wala pa rin naman. So bakit ko laging iisipin yan? Ang dapat isipin ko, mahalin ang kapwa, alagaan aking sarili at ang aking kapwa, magpaka-Jesus, at kung kailan man darating yan, hindi dumating, sabi nga ni Jesus, tanong kayo ng tanong, ni ako nga, hindi ko alam yan eh. Hindi yan alam ng mga anghel. Bakit nyo ba inuukil-kil na alamin yan? Ang alamin nyo ay paano maging maibigin. Ano mang oras kayong abutan ng end of the world na yan, kung ano man ang ibig sabihin yan, hindi okay kayo because you're loving and you're being loved. Do not be obsessed with that and do not be afraid. Aattend ka ng church, tatakutin ka lang, tatakutin to ko sa end of the world. Bakit pa tayo may Savior kung takot ang effect? Dapat pahinga. Kung ayaw namang oras abutin yan. Yung iba nagre-resign pa sa trabaho dahil marapit na ang end of the world. Samantala yung laging verse na binabasa nila, two women were working at the mill. One is taken, one is left. So nagtatrabaho sila nung abutan. So huwag kayo mag-resign. Two men are working in the field. One is taken and one is left. So nagtatrabaho. So huwag kayong tumigil sa enrollment sa school, huwag kayong tumigil sa trabaho. Keep on living. At kung kailan tayo abutan yan, edi yun. Salamat. But relax. The world is in God's hands. Huwag tayong lagi na lang na natatakot. Kung kayo'y bagong-bago pa sa Panginoon, bagong-bago sa church, bagong-bago sa Bible, if you were just beginning to read and follow the Bible, huwag nang dumaan sa Old Testament Pharisees and New Testament Christian Pharisees. Diretso na sa Gospels. And up to a point, stay there. Focus on Jesus. Magbabasa kayo ng Biblia, sisimulan nyo pa sa simula, eh, ang dami na nga na-cancel. Go straight to Matthew, Mark, Luke, John. Focus on Jesus. And then read Galatians. Read the important teachings of Ecclesiastes, which is very Jesus. And the wisdom of the Proverbs, which is also very Jesus. At buhay na kayo sa mga books na yun. Marami kayong panahon, you have luxury, read others. But read them through the Jesus filter. Kasi kung magbabasa kayo ng mga lumang kautosan, ng mga lumang tipan, tapos i-impose nyo sa iba, again, baliwala si Jesus kasi babalik kayo sa Pharisees. Babalik kayo sa law. So skip to, begin with, at and from Jesus and Jesusness. Nahilingan kayo mag-lead ng Bible study, ang ituro nyo si Jesus. Hindi na yung mga law noon. Sayang ang oras. Ang effect pati, negative. The law of love ang i-emphasize natin. Hindi mga sari-saring laws kung ano isusuot, ano kakainin. Kinancel na lahat yan eh. Bagamat kahit yung mga New Testament believers nagpilit na ipuslit at isingit ulit sa Christian church yung maraming Phariseeism. Kaya dapat tayong manuri. Dapat tayong maging mapagbantay. Kahit si Paul at si Peter at si James, pinag-away-awayan nila kung anong uri ng pagiging maka-Jesus ang kanilang papairalin. Kasi may mga conservative Jews na gustong ipasok muli ang Judaism sa loob ng Jesusness. Ang naging bunga, Christianity na halo-halo, bulabulang lang, kaya kailangang manala tayo ngayon eh. Kasi ang effect talaga, nakakalito. John 13:13, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Tinatawag niyo akong guru at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. So dapat, ituring si Jesus na guru at Panginoon over all other teachers, over all other teachings. So kung kayo'y nagsisimula pa lang, go straight to Jesus and Jesusness and stay there. Tahimik ang buhay niyo.
Pero kung ang tagal-tagal nyo na sa church, you're already seasoned in reading and following the Bible, dumaan at nagkulang, nabigo sa pagsunod sa Old Testament Pharisees and New Testament Christian Pharisees, at maraming ganon. Ang tagal nyo na, pero alam nyo pa rin, di pa rin nyo talaga masunod. You should know by now the difficulty, futility, and impossibility in living by many Old Testament and New Testament laws. So, huwag na kayong magpasakop muli sa mga laws. Nakita nyo na at napatunayan na hindi talaga nasusunod. Huwag ipagpilitan. Romans 7, 21-25, ito ang natuklasan ko, sabi ni Pablo. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, at ano yung mabuti, yung according to the law, ang masama ay malapit sa akin. Ano yun? According to my human nature. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, pero hindi ko magawa. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Again, because Paul was subscribing to the Greek ideology and Greek philosophy na ang katawan ay masama, everything earthly and physical is bad, and only that which is unseen, which is in heaven, is good. Kaya sabi niya, ang lahat ng reality ko, bad tuloy. Kay saklap ng aking kalagayan, sabi niya sa verse 24. Pag ganyan, na sinusukat ko lagi ang sarili ko sa law, hopeless ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Sino ang magliligtas sa akin sa law, sa inability ko to obey the law? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, nating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sabi ni Pablo. Sabi, kung ako lang, di ko talaga magagawa. Ako na ito, si Paul. Ako na ito. Di ko talaga magagawa yan. Lahat tayo din natin magagawa. Paano na tayo? Ay, salamat may grace. Salamat may love. Kasi ang talagang magliligtas sa atin ay hindi ang pagsunod, hindi ang paggawa. Kasi hindi natin masusunod lahat at magagawa lahat all the time. Ang magliligtas sa atin ay ang walang patakarang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya pwedeng magpahinga. Kaya pwedeng matahimik ang tao. Ang atupagin, grow in spirit. To grow, dapat may na-outgrow. Para ka lumaki, meron kang pinagkakalakhan, meron kang iniiwan. 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. At ano pinag-uusapan dito? Legalism. Subscription to the law. Sabi ni Pablo, kasi si Pablo, dahil tao din naman, nag-develop din siya, hindi naman lahat ng paninindigan niya nung una, ganoon na rin hanggang tumanda siya, nag-develop din. Kaya sabi ni Jesus, nung araw, masyado ako legalistic. Pero ngayon, mature na ako, hindi na ako isip bata. Naunawaan ko na ang pag-ibig. Kaya si Paul noon na laging nagagalit, laging may pinapagalitan, may pinapatiwalag pa nung lumaon, sabi niya sa 1 Corinthians 13. So, meron daw iba, faith, hope, love. But the greatest of this is love. Na-realize ni Paul at itinuro ni Paul na at the end of the day, ang pinakadakila sa lahat ng katuruan ay ang pag-ibig. Imagine faith, hope, love. Sabi niya, the greatest is love. It's even greater than faith. It is even greater than hope. Love is what God is all about through Jesus. Na-develop din ang kanyang theology. So kung susunod-sunod ka sa theology niya, nung isip bata pa siya, pero nag-mature naman siya, at hindi mo napansin na nag-mature siya, at love nang in-emphasize niya later, lugi ka rin kahit kay Paul. Kailangan makita mong nag-develop din siya. Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. Even Jesus grew in ministry. So dapat, we should grow. Yung mga pag-iisip natin nung araw, nalitong-lito, loba o love, grow and follow Paul. Sabi niya, the greatest is love. Then change from glory to glory. From one degree of Jesusness to another.
2 Corinthians 3:18, and we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. Ang dapat goal natin, maging lalong kamukha ni Jesus. We grow into Jesusness. Kung may magiging mas kamukha tayo, hindi sino mang propeta, hindi sino mang teacher, si Jesus. And have the new wine and use the new wine skin. And this is Jesus. Isa sa mga pinakamahalaga niyang talinghaga, bagong alak sa bagong lalagyan. Ibig sabihin, bagong pag-iisip sa bagong utak, bagong estilo ng paglapit sa Diyos sa paraan ni Jesus. Mark 2:22, "And no one pours new wine into old wineskins, otherwise the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins." Nung araw, ang lalagyan nila ng alak ay mga balat ng hayop na ibinubuhol nila yung mga dulo na butas para hindi tumulo at hindi matapon yung wine. Sabi niya, pag luma na yung balat, maglalagay ka ng new wineskin, magpe-ferment yun, sasabog yung old wineskin. Kaya pag may new wine, dapat new wineskin. So may bagong katuruan, which is love against the law, dapat bago din ang utak natin na paglalagyan nun. Kung hindi, sasabog ka. Pag pinagsama mo yung old law and new wine of love, sasabog ka, malilito ka. Kaya dapat bagong pananaw, bagong utak, bagong brain. Be changed by the renewing of your mind. Sabi ni Paul. So grow into Jesusness, into the new mindset. Mas kamukha ni Jesus tayo dapat sa paglipas ng oras. 1 John 2:6, "Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo, hindi ninuman." Then and only then will you understand Jesus and experience peace, rest, and love. Philippians 4, 5, and 7, "Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So, maging banayad kayo sa inyong pananalita, sa inyong kilos at asal. At pag banayad kayo, mabait kayo sa isa't isa, maiintindihan nyo si Jesus. At paghaharian kayo ng kapayapaan. And then and only then will you actually truthfully practice loving. 1 John 4, 7-8, "Let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." Kung puro ka legalismo, puro ka kahigpitan, hindi ka loving, puro ka righteousness, tapos ang cruel mo, you don't know God. And God does not reside in you, sabi ng verse. 1 John 4:11-12, "Since God loved us, we ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us." In other words, God, the invisible, is made visible by our love for one another. Pag nagmamahala ng mga anak ng Diyos, nakikita ang Diyos. Old traditional Christianity is still burdened by the law. New wine, new life. In other words, Jesusness is all of love, peace, and rest. Huwag paghalu-haluin. The historical journey was from Jesus the way to Christianity. Dapat ibalik to Jesus again. Put Jesus back into Christianity. Put the love back. Be loving and enjoy your Jesusness. Mabuhay ang Panginoon. Salamat sa Kanya.